Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo, sang sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan natin OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sugutin ang mga informations na iperpakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl blockers mga kababayan. Yes, dapat sila sasugutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos MS Sessions, sa katakala mga kababayan, ang kalang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kabitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Saturday sa ating lahat! Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po itong tinatawag po na mga keyboard warriors mga kababayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 93 lahat ng mga comments. Rubel Ferrer Official, meron siyang 77 lahat ng mga comments. Ing Gimentisa, meron siyang 36 lahat ng mga comments. Army Lagas, so, 30 po ang kanyang mga comments. And Mama Chris Hernandez, meron siyang 20 lahat ng mga comments mga kababayan. Again, sagasama po sa ating mga keyboard warriors. Siyempre, acknowledge po natin ating mga channel members. Nandyan po sila si Jose Benjo Nepiquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Racet Ruel, and Bia Bibar. I-greet po natin ang happy birthday si Ma'am Evangeline Manansala. That is greetings from Leonardo Manansala. Again, happy birthday. Siyempre, nandiyan rin po ating mga early birds. I-greet natin si Ma'am Leah Samantha. Nandiyan rin po si Ma'am Maria Mindasiplon, Blessy Karunan, Darwin Sudaria Biahiro TV from Mandaluyong. Nandiyan rin po si Emi Sarino, Noel Narcida, Shinji Zusta. Nandiyan rin po si Chet Salabet, Florify Gumapak, Aspernito, Infinite Streams TV. Nandiyan rin po si Ma'am Marilyn De Los Santos, Leticia Aliabo, and Ma'am Elvira Cruz. Okay, so, kumusta mga kababayan? Hey, I missed you already. Siya nga pala, kanina po, naglibot-libot ako doon sa aking, sa aking channel mga kababayan, may napansin kagad si Sir Ivan na kung saan, ito po mga DBS na mga vlogger, abay napapakalat kaagad po ng mga misinformations mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga, isa po sa nag-post po ang kaibigan natin na vlogger, si Kapiel Makaabayan. Sabi niya doon, ito daw ang tatapos kay Dayunior. Kasi ayon sa kanyang makaabayan, ang taong bayan daw, hindi na daw mapipigilan. So anong nangyari po sa kanyang vlog? Kasi sabi niya na dahil daw sa pagsupil dito sa SMNI, ang prangkisa po ng SMNI, di ba na, nalaman natin sa balita makaabayan na ito na po yung na-revoke po ng, ng taga-Kamara. So yung prangkisa po ng SMNI, revoke na po. Ngayon, pati rin po ito sa issue po ni Kibuloy na kung saan hindi na siya binigyan dito ng tama po na proseso at saka hindi siya binigyan dito ng ng fair po na laban dyan sa sa Senado makaabayan, ipinahiya daw itong si Kibuloy. So doon po sila nagbabase kung bakit daw ito na daw yung katapusan ni PBM. Sabi ko, ang tanga naman nito, bakit po, ano bang kasalanan ni PBM? Ano bang kinalaman po ni PBM dito po sa issue po ni Kibuloy makaabayan sa kanyang mga kaso? Kasi ang kaso po ni ni Kibuloy, since panahon pa po yun ni PRRD makahabayan, di ba? Panahon po yun ni Digong. So yung issue na yan, ang kanyang kaso, kahit po doon sa US, meron pong kaso si Kibuloy. So kung walang
kung hindi po guilty dito si Kibol, mga kabayan, bakit ho siya nagtatago? Bakit hindi siya sumasagot dito sa mga invitation po ng Kamara, invitation po ng Senado para sasagot doon sa kanyang issue po, doon sa mga kanyang allies po ng mga nabiktima? Meron daw siyang, siyempre nilapastang, mga kabayan, meron siyang ginalaw daw doon na kanyang mga pastoras, bakit ayaw niyang harapin? Pati po dito sa issue po ng SM9 ng kanilang prangkisa, nakikita po ng ating gobyerno ng Kamara, mga kabayan, at sa kitang-kita po natin na fair and square po ang pagbigay dito ng ng pribilehiyo ni Kibol, mga kabayan, para po makasagot dito sa mga tanong po ng mga mamabatas. Pero siyempre nakita natin na ito pong si Kiboloy nagmatigas pa rin po ng kanyang ulo, mga kabayan. Wala siyang plano dito na dadalo po sa dalawa po ng mga hearings sa Kamara pati po diyan sa sa Senado, mga kabayan. Feeling VIP pa rin po, feeling niya na siya po ay untouchable dito kasi nga siya ay nasanay po sa panahon po ni FPRD, mga kabayan. Kasi alam natin si FPRD at saka ito pong si Kiboloy, best friends sila, mga kabayan. Kaya kahit po ditong merong ginawa po, nakabulusgan po itong si Kiboloy, hinahayaan lang po ni FPRD kasi nga sila ay best friend, mga kabayan. Pare po dito po sa mga gunggong po na mambatas na kinukonsiti nila ito pong si Kiboloy kasi nga meron silang utang na loob doon at saka kaibigan rin po nila, mga kabayan. So ngayon, may nakita rin po ko na balita na ayon po doon sa sa kampo po ni Kiboloy, walang plano talaga. Walang plano po itong si Kiboloy na dadalo po sa investigasyon next week, mga kabayan. Sabi pa nga dito sa balita, ipapakita ko lang po, Kiboloy boboykotin pa rin investigasyon ng Senado. Ayon po yan ng legal team po ni Kiboloy, mga kabayan. So ngayon, ang contempt order po para kay Kiboloy, laban Kiboloy, kasado na, mga kabayan. Di ba? Kahapon po ang kanyang last day or midweek, 12 midnight po ang kanyang last po na pagsagot doon yesterday, pero wala pa rin siyang inilabas dito na letter, mga kabayan, bangkos nagmatigas pa rin po itong si Kiboloy. So doon po sa mga DDS po ng mga vlogger, doon po sa mga supporter po ni Kiboloy, huwag niyong sisihin po ang gobyerno natin. First and foremost, binigyan sa dito ng fair po na laban itong si Kiboloy para po sasagot po sa mga kasasyon sa kanya, mga kabayan. Dapat po hindi sisihin dito, at lalong lalo na walang kinalaman ho dito si PBM. Di ba, mga gunggong talaga eh. So ngayon, mga kabayan, may sumabog po na balita. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga si Kiboloy hindi na pumahagilap. Ayon po yan doon po sa vlogger po nating kaibigan, mga kabayan, na kung saan si Kiboloy hindi na doon nakita. So nung pumatok na po ng issue na yan, siyempre hinana po si Kiboloy, mga kabayan, na pag-alaman, ayon po ni Topacio, ang kanyang attorney, na ito pong si Kiboloy nagpunta pala na mundok, mga kabayan, na mundok. So siyempre po ang ating mga kaibigan po ng mga vlogger, malilikot po yung mga isip, baka so umanib na po doon sa mga NPA, mga kabayan, kasi nga namundok eh. Hey, 'di ba? Pinaghanap ka agad si itong si Kiboloy kasi nag-missing in action. Ayon po sa palusot po ni Topacio, pumunta daw doon sa bundok, mga kabayan, para daw humingi dito ng divine guidance sa Panginoon natin kay Lord Jesus Christ, mga kabayan, para dito sa or maniniwala ba tayo na pumunta doon si Kiboloy para po humingi ng divine guidance? Mga kabayan, di ba? Parang feeling ko, parang tatago talaga eh. Parang palusot na lang po ni Topacio yung divine guidance, mga kabayan. Kasi nga, bakit pa siya pumunta doon sa bundok? E samantalang, pwede naman siya mag-pray po sa kanyang kwarto kung saan siya nagtatago, mga kabayan. Correct if I'm wrong. Diba? Anywhere naman po tayo pwede mag-pray. Hingi tayo dito ng divine guidance po sa ating Panginoon. Anywhere yung makabayan, kahit saan po pwede. Yan po ay palusot. So ang iniisip namin ngayon, pati po yung mga makamarkos, makabayan, baka mayroon pong hindi magandang gagawin po itong si Kiboloy. Kasi nga, namundok eh. Namundok si Kiboloy. So again, ulitin po natin, walang plano daw na si Kiboloy dadalo po doon sa hearing po ng Senado, pati po ng Kamara, makabayan. Yan. So ayon po yan ng kanyang mga lawyers. O sa pag-usapan rin po natin, kasi nga,
si Jason sa makaabayan na bay nagpanik na ho. Siyempre nasaktan sila kasi nga yung ano yung SM9 ngayon na-revoke po yung prangkisa. Eh paano na yung kanyang 1 million per month makaabayan? Paano na yun? 'Di ba? Kasi nga ang monthly po na sweldo po ni ano ni Jason sa para manira po sa ating gobyerno, para po sisiraan po si PBM, si Felisa, ang ating gobyerno, ang bayad sa kanya 1 million per month makaabayan. Kaya nga hanggang ngayon, sunod-sunod talaga yung mga post po ni Jason sa doon sa kanyang Facebook account makaabayan, puro tira siya dito kay PBM. Ngayon, na nakita nila si Mike Abe na tinira ngayon si BP Sara makaabayan, kasi nga 'di ba si BP Sara, nakita ho natin na pumunta doon sa rally ni Kibuli makaabayan. Na instant po meron siyang magandang gagawin dito para po inutilize niya yung mga ginagawa pong kabulusgan doon na mga disgruntled po ng mga politicians na lagi pong sinisira or minumuran dito si PBM, pati po si Felisa makaabayan, hinahayaan lang po yun ni Pibesara, kinukonsente makaabayan. Bakit? Kasi nga marami nag-iisip dito na baka yung demolition job ngayon para po sa ating demolition job doon para kay PBM, pati po sa Marcos Concessions, baka daw itong si Pibesara mayroong kinalaman makaabayan. Yan po may iniisip ngayon ng mga Marcos, pati po ng mga loyalista. Pero hindi ho natin masisisi dito na yan po ang isipin po ng mga maka-Marcos, kasi nga instead po na i-neutralize niya, ulitin ko lang po, supposed to be na i-neutralize niya yung mga ginagawa po ng mga hindi maganda doon sa rally, kinukonsente pa niya makaabayan. At saka isipin ho natin, si Pepe Sara, siya ay caretaker. Ano siya, pinakatiwalaan siya ni Pepe makaabayan, di ba? Pero anong ginawa niya? Nag-stretch siya agad doon, pumunta doon sa rally at doon po kinukonsitalan niya at saka hinayaan lang po doon ang kanyang mga kalyado na magsalita dito na hindi maganda sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBM. So, mapag-usapan rin po natin makaabayan. Kating kasi nga, meron na pong umatras. Sila Sir Ivan, yes, meron pong umatras kasi nga medyo hindi na siguro nila kaya na pigilan po ang gobyerno dito na merong magandang mangyayari makaabayan. Meron na pong umatras. Sino yan? Eh siyempre yung mga ayaw po sa gobyerno natin makaabayan, yung mga ok-ok po ng lipunan. Mamaya papakita natin yan at lalong-lalo na pag-usapan natin ang satisfactory net po ni BBM, ang kanyang trust rating tumaas makaabayan. Yes, tumaas po. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start makaabayan, well syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin at yung mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin tayo makaabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. Siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters. And of course, thank you so much sa ating mga learning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Suki Resting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Resting Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At siyempre, welcome rin po natin at yung mga kababayan po, mga viewers na mga pinklawan at mga dilawan. Okay, so mga kababayan ko, before tayo pumunta doon sa mga kamaritasan po at saka mainit po na mga isyo, ipapakita ko muna sa inyo yung balita po sa lakad ni BBM doon po sa Czech Republic. At siyempre, yung video po na ipapakita ko sa inyo mga kababayan, from the start, yung isyo ay yung balita po tungkol dito sa lakad niya sa Czech Republic, doon po tungkol sa survey rating po ng SWS, yung kanyang satisfactory rating makaabayan, pati po yung lakad ni BBM kasi bumisita siya doon po sa dating apartment po ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal. So for more details, let's watch this. Ikinatuwa naman ng liderato ng Kamara ang mga benepisyong atid ng pagbiyahe ni Pangulong Marcos Jr. sa Germany at sa Czech Republic sa Prague. Samantala, sa pinakabagong net satisfaction rating ng Pangulo
lumalabas na maging ang ating mga kababayan kontento rin sa kanyang serbisyo. Yan ang ulat ni Bella Lasmora. Dahil sa mga pangulo Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Germany at Czech Republic, libo-libong trabaho para sa mga Pilipino ang nabuksan. Yan ang ipinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez na bahagi ng delegasyon ng Presidente roon. Ayon sa House Leader, ikinalulugod niya ang mga benepisyong hatid ng foreign trips ng Presidente, hindi lang para sa ekonomiya, kundi maging sa pagpapatatag ng ating diplomatic ties sa iba't ibang bansa. Sa Germany, una nang nagpaabot ng imbitasyon ang kanilang gobyerno sa mga Filipino worker para magtrabaho roon, lalo pat nangangailangan sila ng dagdag 400,000 manggagawa kada taon. Habang sa Czech Republic naman, dinagdagan na rin ang kota sa pagtanggap ng OFWs mula sa 1,000 lang kada taon noong 2018 at naging 2,500 noong 2022, ginawa na itong higit 5,000 simula Enero ngayong 2024 at magiging lagpas 10,000 pa kada taon simula sa Mayo. Gait ni Speaker Romualdez, patunay ang mga tagumpay na ito sa pagtupad ni Pangulong Marcos sa pangako niyang pagpapalago sa bansa at pagpapagaan ng buhay ng bawat Pilipino. Bukod dito, ikinalugod din Romualdez ang paghayag ng Czech Republic ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea na bunga rin anya ng mahusay na pagsusulong ng Pangulo sa kapakanan ng bansa. Pero kung ang pulso ng sambayan ng Pilipino naman ang aalamin, masaya rin kaya sila sa serbisyo ng administrasyon? Sa pinakabagong survey ng SWS, tumaas pa sa +47 ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos nitong huling quarter ng 2023 kumpara sa +44 noong third quarter. Katumbas nito ang good ratings na sumasalamin sa suporta ng mga Pilipino sa pamahalaan. Suportado ng Czech Republic ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Nagbabalik si Kenneth Paciente. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nagpaabot ng suporta ang Czech Republic kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng jurisdiksyon sa naturang teritoryo. Ayon kay Czech Republic President Peter Pavel, suportado nito ang entitlement ng Pilipinas na makapaghatid ng mga kalakal ng walang nararanasang dahas, lalo't ito ang anyay tuntunin na dapat irespeto para sa global at regional stability. Bagaman malayo anya ang teritoryo sa Europa, binigyang diin ng Czech President na anumang gulo sa teritoryo ay makaaapekto sa kanila, partikular ang kakulangan ng mga produkto at mataas na presyo ng mga ito. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumentro ang pag-uusap nila ni Pavel sa pagtataguyod ng kapayapaan sa isyu ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, malaking bagay na gaya ng Pilipinas, pabor ang Czech Republic sa pagsunod sa international law. We discussed, well, first of all, we have based our discussions on the fact that the Czech Republic and the Philippines share the same values when it comes to the adherence to international law. And that is something that, we find as a commonality between our two countries. Binigyang diin ng Pangulo ang posisyon ng bansa sa issue na anay nakaangkla sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. At sa usapin pa rin ng depensa, umaasa ang Pangulo sa tulong na maaaring ibigay ng Czechia, lalo na sa AFP Modernization Program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. And we are hoping that that will continue, not only at its present level, but at a higher level. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi para magsimula ng gulo ang layunin ng nakatakda niyang pakikipagpulong kay U.S. Secretary of State Antony Blinken sa susunod na linggo. Sa halip, ito ay para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang teritoryo, lalo't malaking bahagi anya ng international trade ang dumadaan sa South China Sea. With an eye not to winning any kind of conflict, but really just to maintain the peace and to continue to defend the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines when it comes to these international differences that we are having to deal with right now.
nakatakda ang pulong ng Pangulo at ni Blinken sa March 19 sa Malacañang sa Maynila. Dinalaw ni na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang lugar kung saan nanirahan noon. Ibinang ang sabtinirhan ni Rizal sa Berlin. Sa naturang apartment, tinapos ni Rizal ang pagsusulat sa Noli Me Tangere. Una nang binigyan diin ng Pangulo ang matagal dang ugnayan ng Pilipinas at Berlin dahil na rin sa paniniraan doon ng pambansang bayani. Okay, so mga kababayan ko, itatanong ko lang po dito, naniniwala ba tayo sa inilabas po na net satisfaction po kay BBM, yung survey rating mga kababayan? Please comment down below at babasahin ho yan ni Sir Ivan. At syempre, forwardin po tayo mga kababayan, pag-usapan po natin kasi ito po yung babala po dito po sa mga kababayan natin na mga beneficiaries ng food stamp program na ano lang ating gobyerno. Kasi nga yung iba mga kababayan, hindi na po doon po dumadalo sa mga meetings. Yung una, napakaliksi nila na pumunta doon, talagang excited sila na pumunta doon para kukuha po ang kanilang ano or kukunin po ang kanilang mga cards para po sa kanilang mga kababayan para maka-avail sila ng food stamp program. Pero during po dito sa mga seminars, hindi na po sila napapakita mga kababayan. So nagbigay ho dito ng warning sa ating mga kababayan po, mga beneficiaries po ng food stamp program, tatanggalan na po sila ng pribihilyo mga kababayan or baka tatanggalin na sila sa programa kapag hindi sila dadalo po sa ginagawa nila na mga meetings. Sa Pumarditas, let's watch this. Maghihigpit na ang DSWD sa pamigay ng ayuda sa ilalim ng food stamp program. Tatanggalin daw sa listahan ng mga benepisyaryong hindi dumadalo sa mga seminar. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Present kapag bigayan ng ayuda, pero absent kapag seminar. Hindi na raw pwede yan sa 2027 Walang Gutom Food Stamp Program ng DSWD. Kapag food redemption, no, pag pinapatawag namin ang mga beneficiaryo, pag i-claim na nila yung 3,000, present po yan lahat. A-attend yan lahat. Pero pagdating na sa nutrition education and sa yung mga job fair natin, biglang nagkakasakit, biglang may importanteng gagawin. So, of course, we have to manage yung mga ganong instances. Dahil dyan, mas magiging stricto na raw ang DSWD sa pamimigay ng 3,000 pisong food stamp sa bawat benepisyaryo. Ire-require silang dumalo sa mga seminar tungkol sa food nutrition at work requirements. Kabilang sa mga itinuturo riyan ang balanced diet, pagtitiyak na masustansya ang kinakain, at kung paano magiging isang productive na Pilipino. Kapag pala absent sa seminar, posibleng matanggal sa listahan ng mga benepisyaryo ng food stamp program. If you wanna remain in the program, you have to follow the conditions. Kasi ito nga po, nabanggit ng ating ni Asik Balder, ano, ito kasi benepisyong binibigay sa atin. Hindi naman ho ito rights, hindi natin ho ito karapatan. So kung hindi natin na-meet yung mga conditions as stipulated sa ating programa, may karapatan din pong estadong bawiin ito at ibigay natin sa ibang susunod na mga beneficiaries. Sa kasalukuyang pilot run ng food stamp program, pinupuntahan ng social worker ang mga beneficiaryo para alamin ang dahilan ng kanilang pag-absent. Kung valid naman ang rason, pagbibigyan ito ng DSWD. Sa ngayon, nasa 3,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa food stamp program. Oras na ipatupad ang full implementation sa Hulyo, magiging 300,000 na ang beneficiaries. Target pa yung doblehin sa susunod na taon. Pagpatak ng 2026, 1,000,000 beneficiaryo ang inaasahang makikinabang sa food stamp program. Ibig sabihin, kakailanganin ang pondong aabot sa 17 billion pesos para sa taong 2025 na tinatrabaho na raw ngayon ng DSWD sa mga pagdinig sa Kongreso. Alam niyo ba mga kababayan, meron talaga mga pasaway mo ng mga ano ng mga kababayan natin, no? Honestly, meron talaga mga pasaway na supposed to be ang swerte na nga nila kasi sila po ay natulungan dito ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng ano ng food stamp program mga kababayan. Pero meron pa talaga mga hard-headed eh. Napakasimple lang po ang kanilang trabaho na kung saan atin po sila ng seminar, napakasimple lang ho yan, di ba? Kahit bigyan lang ng time dito na kahit 1 hour man lang or 2 hours man lang sa kanilang live, bibigyan lang ito ng time, yung seminar, para po mananatili pa sila doon po
sa food stamp program po ng ating gobyerno, mga kababayan. Napakaswerte na nga nila. So sana po sulitin ho natin po nito, mga kababayan natin, ayusin naman natin. Okay? So para po sa inyo yang lahat. So mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung programa po na hinawakan po ni Secretary Larry Gadon, yung BBM program, mga kababayan, kasi nga meron siyang eskwelahan na pinuntahan, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Umarangkada na sa Caloocan City ang BBM Nutrition Program na layong tutukan ang estado ng nutrisyon ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ramdam ang kasiyahan ng mga estudyante ng Cayetano Arellano Elementary School sa Caloocan City sa isinagawang Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program. Bahagi ito ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang masolusyonan ang undernourished ng mga kabataan sa urban poor sa Metro Manila. Pinaunahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang pamamahagi ng Nutribon, mineral water, powdered milk at oatmeal. Mahigit 300 kinder at grade 6 student ang eskwelahan ang nabiyayaan nito. Dahilan niya kung bakit na ginagawa natin ito ay upang mabuhay natin ang diwa ng bayanihan. Aking payo lamang sa mga mag-aaral ay pag-usayin natin at pagbutihin natin ang inyong pag-aaral upang magkaroon kayo ng mas magandang kinabukasan. Magsisilbi ring suporta ang BBM Nutrition Program sa feeding program ng eskwelahan para matiyak ang wastong nutrisyon ng mga estudyante. Napakapalad ng aking paaralang Cayetano Arellano Elementary School dahil isa kami sa napili ninyo para suportahan ang aming mga mag-aaral sa kanilang maayos na pagkain. Ang Cayetano Arellano Elementary School ay isa sa pinakamatandang eskwelahan sa Caloocan City. Maliit man ang eskwelahan, marami naman silang achievement na talagang may pagmamalaki. Ako naman, second place doon sa 6th District Division Qualifier ako. At sila doon naman sa Division, 7th place. Sa Science Quiz, because winner po ako first place, and sa Division naman po is 11th place. Journalism po, fourth place, feature writing po, Division Qualifier. Sa datos ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, mahigit 2,700 estudyante ang naging benepisyaryo ng BBM Nutrition Program. Mula mga ito sa Payatas, Quezon City, Malabon City at Caloocan City. Sisikapin naman ng gobyerno na marami pang estudyante ang maabot ng programa sa tulong ng mga pribadong organisasyon o grupo. Itatanong ko rin ito, mga kababayan, how about ito sa mga viewers na nandyan po sa inyong mga eskwelahan? Napuntahan na ba ng programa nito yung BBM Nutrition Program, mga kababayan? Please comment nyo dyan sa baba. Kasi nga sa latest, sa amin, hindi ko pa na narinig, mga kababayan, na pumunta sila doon. Baka siguro nagpunta doon, pero hindi ko kasi nakita na finiture ito sa mga balita, mga kababayan. So dapat no, kung if ever na hindi pa po napuntahan yung ibang mga lugar, mga remote areas, sana puntahan rin po no, ni Secretary Larry Gadon. Okay? So maganda po yung programa niya, mga kababayan. Anyways, punta na tayo dito sa issue po ni Kibuloy, mga kababayan. Kasi nga hanggang ngayon, napakainit pa rin po, hard-headed pa rin po itong si Kibuloy. Kasi nga ayon po ng kanyang kampo, ng mga legal team po ni Kibuloy, walang plano po na dadalo po o magpapakita ito si Kibuloy doon po sa Senado o sa Kamara, mga kababayan. So ito po ngayon, missing in action na si Kibuloy. So for more details, let's watch this. Nalindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya sisipot sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Narito ang report. Hindi pa rin daw sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Yan ang sagot ng pastor sa show cause order na inilabas ng Senado. Sa compliance letter, iginiit ng kampo ni Kibuloy na incriminatory o masyado raw dinidiin ang pastor sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyong pang-aabuso ng pastor sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights.
Mayroon namang hanggang hating gabi si Kibuloy para makipag-ugnayan sa House Committee on Legislative Franchises. Kaugnay naman yan ang pag-cite in contempt sa kanya ng Kamara dahil din sa hindi pagsipot sa hearing ng komite tungkol sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Kung hindi makikipag-ugnayan, mapipilitan ang Kamara na maglabas ng detainment order laban sa pastor. Kahapon nga, ipinakita na ang magiging detention facility ni Kibuloy. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding tatlong CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain tatlong beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong dalawang kwarto dito sa detention facility na ito bandang south gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling maaresto siya ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-o-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Muli namang bumuelta sa Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros sa mga pahayag ng kampo ni Pastor. Paliwanag ni Ontiveros paano magiging guilty si Kibuloy, hindi naman hukom ang Senado. Dagdag pa niya, magpakita na lang si Kibuloy at tigilan na ang drama. Pero dahil nagmamatigas pa rin, hihilingin na raw ni Ontiveros kay Senate President Mig Subiri na aprobahan na ang arrest order laban sa pastor. Pagtitiyak naman ni Ontiveros, ikukulong ang pastor dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Una nang sinabi ng Philippine National Police na nakahanda silang ipatupad ang arrest order laban kay Kibuloy sakaling ilabas na ito. So ngayong araw na po mga kabayan, arestuhan na po itong si Kibuloy. Kaya nga, problema na niya yan kasi nga hindi siya makinig mga kabayan. Kasi nga, dapat talaga na i-post po dito si Kibuloy na dadalo po dyan sa mga hearing kasi kapag hindi ho yan mangyayari mga kabayan, iisipin kasi na in the future po sa mga hearings na nagawin dyan sa mga Senado, sa Kamara, yung mga resource person o yung ibang mga ano, mga mayroong problema po sa gobyerno natin, baka isipin na mga kabayan na uy, pwede naman pala na hindi po dadalo dyan, pwede lang po ipabadala po ang kanilang mga lawyers or hindi na talaga dadalo mga kabayan. Yan kasi ang mangyayari. So dapat talaga na bigyan dito ng lesson, ito pong si Kibuloy sa hindi po niya pagdalo dyan sa Kamara at saka sa Senado mga kabayan. Or baka, isa po sa rason po ni Kibuloy kung bakit ayaw niyang dumalo mga kabayan at saka ayaw niya napapakita po dyan sa Senado or Kamara, baka siguro hindi nagustuhan po yung detention center mga kabayan. Baka siguro gusto niya maraming babae, maraming mga alam niya na po. Siguro yan po ang kanyang request kaya ayaw niya mapakita kasi hindi niya nakita sa balita no ipinakita po yung detention center mga kabayan. Hindi niya siguro nagustuhan So anyways, pag-uusapan na natin si Jason sa mga kabayan. Kasi nga si Jason sa binira niya dito, binagbakan niya itong si Mike Abe kasi nga ayon sa kanila nagiging bitter na daw itong si Mike Abe mga kabayan. Kasi nga 'di ba nakikita ho natin na si Mike Abe naging pro admin vlogger siya, sinuportahan niya yung ating gobyerno, sinuportahan niya si PBM. At yan naman talaga ang dapat gawin mga kabayan. Kasi nga siyempre gusto ho natin kami po mga pro admin na mga vloggers, ano ang purpose kasi namin or ang gusto naman na ano na mangyari dito, gusto namin na mag-success po atong ating Pangulo si PBM. Yan po ang ating ginagawa mga kabayan. Gusto rin po natin na may balita dito yung mga programa ng gobyerno natin, mga estado, sa estado po ng ating ekonomiya, mga balita po tungkol kay PBM. Kasi kapag puro na po mga kamartisan ang ibabalita natin mga kabayan at saka tulad po dun sa mga ginagawa po ng mga DBS na mga vlogger, puro lang mga ano, puro lang kabitiran. When hindi kasi manalaman po ng ating ng ating mamayang Pilipino yung mga good news po, pati po yung mga programa ng ating gobyerno. So yan po ang ginagawa namin dito mga pro admin. Okay? So ang sabi po ni Jason sa, "You were on the right track.
until you miss it big time. Si Mike Abe ang kanyang sinabihan, mga kababayan. Ordinin po natin, you were on the right track until you miss it big time. Poor Mike, inuna mo ang pride sa yabang. By the way, try improving your 0.5 IQ. Para sa akin, no, kasi nga kinukutsa na dito ni Jason Sa, ang IQ po ni Mike Abe na 0.5 lang na makaabayan. Para sa akin, no, mas magaling po mag-analisa si Mike Abe kaysa kay Jason Sa makaabayan. Sa tingin ko lang po, ha, nakikita naman natin, the way po mag-analyze, mabigay po ito ng opinion si Mike Abe, magaling po siya, meron siyang mataas po na IQ, makaabayan. Kontra doon, kay Jason Sa, marunong na po si Jason Sa, manguto po ng mga tao, binibigyan na dito ng mga pangit po ng informations, ang mga kababayan natin, dyan kasi siya magaling. Bakit? Kasi malaki po ang bayad sa kanya, makaabayan. At sa yung time po na sinabi niya, na you were on the right track until you miss it big time. At kasi nga, inuna daw yung pride po sa yabang, mga kababayan. Di ba alam ho natin na may nangyari kasi ni Kiboloy at saka ni Mike Abe, mga kababayan, yung time pa po ni Mike Abe, nandun siya sa SM9 na time na yon. Di ba talagang nasaktan po dun si Mike Abe kasi hindi po dito nirespeto ni Kiboloy ang kanyang opinion. Di ba on air pa yun niya, sinabihan na hindi maganda, mga kababayan. Diba ni Kiboloy? So doon po nagalit ito pong si Mike Abe kaya siya nag-walk out doon po sa programa ng SMNA, makaabayan. Pati rin nga si Banat Bay, makaabayan, binakbakan rin po si Mike Abe doon sa kanyang programa. Siyempre hindi lang nagustuhan yung mga sinasabi po ni Mike Abe kasi hindi po sumang-ayon sa kanilang mga gusto, makaabayan. Kaya tinatawag nila na bitter ngayon si Mike Abe. So ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kasi nga itong vlog na to, ito po yung ang kanyang opinion na nakita niya si Pepe Sara nagpunta doon sa rally sa Diwasang Bonifacio, makaabayan. So for more details, let's watch this. Ano ang dating sa inyo na yung membro ng kabinete ni Pangulong Marcos ay sumasama sa rally na ang isa sa layunin at pinapahayag ng mga speaker anti-Marcos, anti-government? May nagsasabi pa nga mga speaker dyan na palitan na daw ang ating gobyerno. Palitan na daw si Pangulong Marcos at palitan na daw ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung pangalawang pangulo ay nagpunta pa ng rally at nagsalita pa, hindi naman usarap ng rally pero nagpa-interview pa, ito yung sinasabi niya. Isang corrupt, abusado, taksil na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kapartian ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Yan, no? Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SM9, at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kiboloy. Papasalamat kami sa inyong suporta, sa ating opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Ayan o. So, si Vice President Sara Duterte at member ng gabinete ni Pangulong Marcos as Secretary ng Department of Education, dumalo sa rally na anti-Marcos. Dumating sa rally sa Liwasang Bonifacio sa huling araw ng rally na nagpapabagsak. Sabihin natin nagpapabagsak kasi mga speaker sabi nila palitan na daw si Pangulong Marcos. Hindi lang sa issue ni Kiboloy ang topic dyan. Talagang may political issue. Yung mga isang speaker dyan, abogado yata yun, nasabi, simula na, dito na ang simula. Parang gusto nilang palitan na si Pangulong Marcos nang wala sa lugar. Parang gusto nilang mag-people power, wala namang sapat na number. Ngayon ang tanong, yung tinanong ko kanina. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko, ha, siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos, dahil naman talaga ang kanila. Hindi lang naman po issue sa Senado Kongreso ang kanilang tinatalakad yan na mga investigasyon kay Kiboloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon.
Marami silang sinasabi kung ano-ano dyan ang mga speaker. Tapos yung pangalawang pangulo, na kung di ako nakakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally, pero dapat hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying nagpapabagsak at ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang dahil Vice President. So nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo. So yan, huwag magagalit ha. Yung mga saradong isip yan, iba yung sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ang aking tanong, tama ba yung ginagawa ng pangalawang Pangulo? Sumama sa mga anti-Marcos rally? Alam nyo, kung siya ay Vice President lang at hindi membro ng gabinete, ay wala, malayo, malayong, malayang malaya siya. Kahit anong gawin niya, wala tayong pakialam. Karapatan niya ang gawin kung anong gusto niya gawin. Kung siya ay Vice President lang. Ang pinag-usapan dito, Cabinet Secretary, Cabinet position ang hawak niya. Tapos yung anti-Marcos, pupuntahan niya. Hindi nga siya nagsalita sa rally, pero yung personal na kanyang paghalo sa rally at magpa-interview sa media na ganyan ang kanyang mga sinasabi. Anong dating, di ba? Dapat maingat siya dyan, pero hindi eh. At kung yung mga gunit, 2 days ago, 3 days ago, mayroon pa nga siyang video statement na kanyang sinusuportahan si Kibiloy. Ano? Trial for publicity raw ang ginagawa sa hearing. Isipin mo yan. E samantalang rule of law ang pinaiiral. In aid of legislation ng Senado, in aid of legislation ng Kongres ang ginagawa. Tapos sinasabi niya, trial for publicity. Wow! Ano yon? So malaya po kayong makapag-comment, react dyan sa ginagawa ng pangalawang Pangulo. Siya pa'y dapat, tanong ko lang, siya ba'y dapat manatili pa bilang membro ng gabinete sa kanyang ginagawa ngayon? Or hindi na muna? Dahil kasi ang dating niya, sumusuporta sa mga anti-Marcos rally at galawan. Inalang sabihin, trial for publicity ang hearing, mabigat yun ha. Kawalan ng respeto yan sa rules ng Senado at Kongreso. Kawalan ng respeto sa batas na pinapairal ng mga legislator, Philippine Congress. May karapatan ang Philippine Congress kahit na ulit-ulit ko sinasabi, may karapatan ang Philippine Congress sa anumang investigation in aid of legislation, oversight function, check of balance, ano, tinatawag na monitoring sa implementation ng mga batas. Diba? Ng ating pamahalaan. Ngayon, parte ng kailang trabaho ang investigasyon sa anumang isyo. Pero ganyan ang sinasabi, trial for publicity, by publicity. Wow! Yung chairman ng Senate Committee on Women's and Children's Family Relations, hindi naman siya kandidato dahil hanggang 2028 pa yan, senador. Yung mga kongresista, siyempre, every 3 years, nag-i-election sila. Pero pinag-uusapan dun, prangkisa. Under the law. May prangkisa ang SMNI, kaya ako pinagpapaliwanag dahil sa fake news. At yun na nga, nagkasundo na nga yung mga ng committee, approved na sa committee. Yung proposed bill, proposed bill 9710 to revoke cancellation ng prangkisa. Trabaho ng Kongreso yun. Walang makakapigil dun. Sige po. Malaya po kayo makapag-comment at react sa ating pinag-uusapan ito. Okay, so before mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, well, syempre, isyata mo na natin. Nandyan po kasama natin si Ma'am Wilma Malabanan. Nandyan po si Mayeth Sibuhano, Aneth Aligre, hi to Brian Baltazar, Rose Guevara, Maria Teresa Telio, Arlene Tobias, nandyan po si Joey Tebes, Maria Cristina F. Manibao, nandyan po si Tony Ovelio, hi to Biyahe ni EGTV from South Korea, shout out sa Utol Central at Magasinan Alliance Hong Kong na si Chairman Book Perez. Nandiyan po si Jelen Canson, Angelita Holsanger, hi to Ashen, Evelyn Garcia, May De La Cruz from Hong Kong. I-share po natin si Joyful Pinay, Jandex Cortez from KSA, X16, Alfaiha, Saudi Arabia, hi to Ma'am Carmila Sanchez, Marie Malinab ng South Korea. Nandiyan po si Jimson, Regine, and from Cute Cebu City. There is greetings from Rodolfo Randa Rabor from Tansa Cavite, and hi to Monet Borromeo
Lito Cabansi and Ma'am Divine Grace. Okay, so makakabahan ko, before na pumunta doon, sa ibig kong sabihin na meron pong umatras dito, ipapakita ko muna sa inyo kung ano bang masasabi dito ng mga dilawan tungkol doon sa ipinakita po na issue po doon po tungkol kay Bibi Sara Makahabayan, na kung saan napakita siya doon sa rally po ng mga QOGC member sa pagbigay ng suporta doon kay Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. So for more details, let's watch this. Sara Duterte nandun sa rally kung saan pinapapaba sa pwesto yung boss niya sa official family, sa gabinete. What do you make of this? I believe maliwanag naman na talagang yung puso't isip ni Vice President Sara ay nando doon sa pagpatalsik kay President Marcos. Kaya itong mga demeanor niya na parang neutral or hindi siya nakikialam o sumusuporta doon sa statement ng tatay niya at kapatid niya, lang yon, lip service lang yon. Kaya hindi nga napigilan. Ito, pumunta . At a time na ginawa siyang caretaker ni President Marcos. Tapos pupunta siya doon sa rally na nananawagan na patalsikin yung boss niya. Kaya I believe, dapat meron siyang delikadesa na mag-resign na lang, no? Kasi, talagang mali siya kahit na anong angulo mo tignan. Pero nga, alam niyo tong pamilya na to, wala naman delikadesa ito . No? Kaya ganyan lang, bira lang ng bira. Yeah, that's one thing, no? To demand or to expect delikadesa from public officials. Pero may isa pang option, di ba, Senator? Yung mismong presidente, tanggalin siya. Is that a viable option now? I believe at a proper time, doon mapupunta yan. But I don't think that time is now or anytime in the near future. Bakit? Mas magiging problema para sa Pangulo kung sibakin niya si Duterte ngayon? I believe nakita ko yung, makikita mo, ma-analyze mo yung magiging tendencies ni President Marcos. Hindi siya hindi siya nag-i-initiate ng gera . 'Di ba? Ginigera siya pero hindi siya nag-i-initiate ng gera. I believe ang kanyang calculation nito is hindi pa tama yung panahon, lalo na may upcoming elections. So siguro kung meron man balasahan, mangyari yon after the elections. Yan kung walang lalabas na warrant ang ICC, kasi game changer yun . Mag-iiba-iba yung bar by removing her. Despite everything that the Dutertes and their supporters have been saying against the president and the family. Sa tingin ko, ganun nga yung kanyang political calculation dito, na it is better for the interest of his administration na nandiyan si Sara Duterte sa kanyang kabinete, particularly as DepEd Secretary. And ito, at some point kasi incompetent naman siya, no? Wala naman siyang ginagawang reforma sa education system, so palala ng palala, palaki ng palaki problema. At some point, dadali niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay Sara, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na kung ano man ang reason na gagawin niya as an excuse para mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero nga, hindi naman nag-a-analyze itong mga ito kasi yung kanilang political career, yung kanilang political victories na na-attain, ay dala lang naman ito ng myth . Nung na-create nung tatay niya through dun sa kanilang death squad mentality. So, kumbaga yung climate to fear, practically na-hypnotize nila yung kanilang base na kumalat nung panahon ni Duterte as president. So, yan lang naman. Nadadala lang naman sila nung wave na yon. Kaya kita mo, si Baste, kahit
kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo niyang ganito, baka ano lang yan eh, matulala lang yan, ano, hindi niya alam ang sasabihin niya. Si Pulong, ano rin naman, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam noon. Ito si Sara, nakita nyo, in the brief moments na ini-interview siya, talagang parang, ano eh, no? Sabihin na natin, to be mild about it, eh, mahina, no? Kaya, bakit nananalo ito mga to? Because of the myth. Kaya, pagka ano na yan, pagka na-expose yan sila, lalo na kung lumabas talaga incompetence kasi sa DepEd, yung problema doon, eh tatanggalin talaga siya. Hindi yun. Mas nakakahiya. Kumbaga, ano yan, parang face-saving move pa kung mag-resign siya kaysa tanggalin for incompetence. Okay. I remember, di ba nagkaroon ng, ano, ng Senate hearing kung saan dumalo si Senate pa, no? Si Vice President Sara Duterte. I think it was Senator Risa who asked about her mandate, no? Tama ba? Tinanong siya kung ano yung mandato niya. Pero hindi niya nasagot. Pinasagot niya rin sa kanyang official. Tama ba? Yes. Ganun ang nangyari doon. And ano yun, documented yun. At nung ang ginawa ni Sen. Risa, hindi siya pinayagan, no? Na redirect yung question sa kanya kasi teka, you don't need to pass it sa assistant mo kasi basic naman ito. Nung napilitan siyang sumagot, talagang ang layo, hindi niya talaga nakuha, no? Very basic questions ito. And ano yan, marami pa yan, ano? Marami pang opportunities na ma-expose siya kasi remember, every year haharap siya sa budget season, di ba? Ma-scrutinize siya. Pagka nawala na siya ng political protection, ano na yan, makikita talaga ng taong bayan na mahina pala ito. So ano lang ito, yung ginagawa nila ngayon, yung mga drama sa TikTok, yung mga pa-showbiz na mga pa-cute na ano, mga videos, kasi nadala nila noon eh, yung ganun, yung mga good vibes na videos, but it's not gonna work this time dahil meron ng malaking bloke na ano siya, pinupuna siya, which is yung pro Marcos Black. Plus yung mga pink dati na nakabantay, di ngayon hindi na basta ano, smooth sailing yung mga ganyang mga gimmick. Okay, oh tama yan, no? Kasi napaka-basic niya, no? Kunwari nung first time kayo tumakbo sa pagka-senador, eh, siyempre, alam niya naman siguro yung papasukin niyo. So, kung sakali tatanungin kayo, ano bang trabaho ng isang senador? Madali naman sagutin niyo kasi papasukin mo yung trabaho, no? Napaka-basic dapat. So, okay. Ang nakikita ko rin po dito tungkol kay Bibi Sara Makabayan, di ba sabi ko the other day or 2 blocks ago na sabi ko na kung may plano po itong si Bibi Sara na tatakbo ng, ano, ng higher positions this coming year 2028 bilang Presidente Makabayan, kung may plano siya, dapat mag-ano, sa akin, no, parang hindi pa bagay magkakabayan. Bakit? Nakikita ho natin po dito sa kakayahan po ni Bibi Sara na need pa talaga niya ng more experience magkakabayan. Kasi yung pagiging presidente, hindi ho yan basta-basta. Kunting mali lang sa, ano, sa mga hakbang mo, kung ikaw na ay presidente, malilintikan po yung bansang Pilipinas magkakabayan. Kaya nga lang yung sinasabi sa kanya na dapat hindi na muna siya tatakbo po bilang presidente this year 2028, bagkos dapat siya siguro mas okay sa kanya na mag-senador pa lang or more experience pa. Kasi nga kapag maging kapag siya po'y mananalo po bilang presidente sa year 2028 Makabayan, ang nakikita ko dito, gagawin na po itong dami ito pong si Sara Makabayan. Yes, parang siyang magiging puppet dito. Kanino, Sir Ivan? Siyempre, gagawin siyang puppet dito ng China, gagawin siyang puppet po ng kanyang papa, ni FPRD, gagawin siyang puppet dito nila ni Rocky, nila ni Penelo, nila ni Bongo. Kasi siyempre, Makabayan, yung mga tao na yun, well experienced na po. Alam na alam nila yung tungkol po sa politika. So si BP Sara, hindi pa ganun siya talaga, ano, kahinog po magkabayan. So magiging puppet siya dito. Kapag magiging puppet siya, nakikita kasi natin dito, yung iba po mga mababatas na nabanggit natin, ay mapakaokok po yung mga pag-iisip magkabayan. Kapag may pakaokok ang mga pag-iisip, yung mga adviser po ni BP Sara, malilintikan po yung bansang Pilipinas. Diba? Lagi ko yung sinasabi, sana kay BP Sara, more experience pa. Okay. So, makabayan ko,
Ngayon, papakita ko na sa inyo kung sino yung ibig kong sabihin na meron pong umatras dito o talaga no, tarang tanggap na niya na mapapasa na po itong RBH na bill na 7, mga kabayan. Kung mapasa ho itong bill na to, yung RBH 7, ito po yung way para po maamindahan po yung economic provision ng ating constitution. Di ba? Yung RBH 7. So, ang grupo po ni Lagman at saka yung dalawa po ng mga mamabatas, kasi yung tatlo na to, sila po yung total dito sa bill na to, yung tungkol po sa charter change, makabayan, hindi nila sinusuportahan. Pero ngayon, tanggap na nila. Bakit? Kasi nga, di ba, sa second reading po yung RBH 7, pumasa, makabayan. So, ang hintay nilang dito, yung third at last reading next week, makabayan. So, dito, napahayag na po si Lagman na sila tanggap na nila, atras na sila, at tanggapin na nila, napapasa po yung bill na to, yung RBH 7, makabayan. So, for more details, let's watch this. Isang mambabatas sinabing tanggap na ang magiging kapalaran ng resolution of both houses number 7 sa Kamara. Inaasahan kasing may papasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magbibigay daan sa economic tsatsa sa susunod na linggo. Si Mel Alas Mora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kahit ang minority bloc ng Kamara, tanggap na nga na talo na sila ukol sa isupin ng economic charter change sa Kamara. Sa susunod na linggo nga ay inaabangan na kung talagang maipapasa na itong RBH 7 sa ikatlo at huling pagbasa. Sa isang press conference ngayong araw, binigyang diin ni Albay First District Representative Edsel Lagma na tanggap na nila ang kapalaran ng resolution of both houses number 7 sa Kamara dahil ang lahat naman ng hakbang sa Kongreso ay mistulang number games. Nitong Miyerkules na ipasa na sa ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa at sa susunod na linggo naman mistulang set in stone na anya ang pagpasa nito sa ikatlo at huling pagbasa. Sabi ni Lagman, dulot ito ng supermajority. Sa isang banda naman, ang ekonomistang si Calixto Chinquiamco, presidente ng Foundation for Economic Freedom, ikinalugod ang pag-usad ng economic chacha sa Kamara dahil lubos na anya itong kinakailangan para sa ekonomiya. Umaasa siyang magtutuloy-tuloy na ito hanggang tuloy ang maisabatas aninsunod na rin sa hangari ng administrasyon. If we want to be fully progressive, then we should serve the Filipino consumer rather than our industries. Rather than the oligarchs who are beneficiaries of these restrictions and lack of competition. To be really progressive, we should change the status quo instead of being reactionaries and arguing for the status quo. You might call it defeat. Sapagkat natalo eh, di ba? Ang nanalo yung super majority. Next week, pag pinasa ng lower house yung resolution of both houses number 7, ayan ay Palm Sunday. Ang daming aleluyas. Pero pagdating sa Senado, we are going to mourn it as if on Good Friday. Angelique, kung tutol siya Congressman Lagman sa RBH 7, dito naman sa itinutulak na divorce bill dito nga sa Kamara ay talagang yan ay sinusuportahan niya. Ang update nga, Angelique, mula kay Congressman Lagman, inaasahan din niyang bago mag-Holy Week break ang Kongreso ay maipapasa rin itong divorce bill sa ikalawang pagbasa sa Kamara na magsisilbing regalo din ng mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na sa ating mga kababaihan ngayong National Women's Month. Angelique? Okay, so Mel, dahil mag-Holy Week na ano at magkakaroon ng break, next week, ano nga ba ang mga expected nating mangyayari at ihahabol ng Kamara? Itong panukalang taas sahod na nakabinbin pa rin dito sa Kamara, inaasahan nating didesisyunan na ng komite. At bukod nga dyan, Angelique, itong nga RBH 7, inaabangan natin kung yan ay maipapasa na sa ikatlo at huling pagbasa tulad sa target ng ating Kamara. At itong ang divorce bill, yan yung panibagong update ngayon, inaasahan ni Congressman Lagman na yan ay maipapasa rin sa ikalawang pagbasa. At pagbalik session naman, umaasa rin siya na yan ay magtutuloy-tuloy na dito nga sa Kamara. Pero Angelique, ibang usapan pa rin
sa panig ng Senado kung yan nga ay magtutuloy-tuloy na rin yung mga nabanggit kong panukala at ang hilinga ng mga mambabatas sana ay maging insync sila at talagang magkaisa sa mga pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas ngayon. Angeline? Okay, so any comments, reaction, or suggestion, please comment down below. At saka mga kaabayan, please don't forget po na mag-like sa ating video at saka please i-share po ating video para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na mga hindi po ng mga well-informed, pati po yung mga nauto po ng ating mga kababayan po ng mga DBS na mga vlogger. So please i-share natin ating video, okay? And don't forget also na mag-subscribe po sa ating bagong channel na Bagong Henerasyon TV. Please subscribe mga kaabayan. Baka mag-upload na rin po sa ibang doon, okay? So yan po ating nakakalap ng mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa, at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan, at sinumang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap ng sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.